Good morning po sa inyo lahat. My name is John Kevin Paunel at nandito po tayo ngayon sa harap ng MIRA Model Unit of Solana Zaragoza, which is located here in Barangay Sapalibutad, Angeles City. This model unit ay meron pong 3 bedrooms, 3 toilet and bathroom at 1 carport. Meron po itong minimum lot area na 156 square meters at floor area na 144 square meters. But before we proceed on the further details of this model unit, if hindi ka pa nakasubscribe, please click that subscribe button and hit that notification bell para ma-update po kayo sa mga susunod nating videos. Alam ko pong excited na sila, kaya wag na po nating patagalin. Let's begin! So previously, marami na po tayong na-video dito sa Solana Zaragoza. At alam naman po natin, lahat po ng mga turnover model units po nila dito are single detached. Ano po ba ang ibig sabihin ng single detached? Lalo na po sa mga bagong nanonood po natin, ibig sabihin po ng single detached, ito po yung mga single structure, wala po silang katabing bahay, kung saan yung bahay po nasa center po ng inyong lote. Ibig sabihin, meron po siyang setback space sa bawat gilid, harap at likod. So yun po ang single detached. Meron din po tinatawag na single attached. Ito po yung single structure din po siya. Wala po siyang katabi. Pero one part of the house is attached doon sa property line. Kaya meron po siyang firewall. Anyway, let's talk about the MIRA model unit of Solana Zaragoza. Para sa mga naghahanap po ng house and lot here in Angeles City, you might consider this model unit. So as this po, lahat po ng mga bahay dito sa Solana Zaragoza are inspired with Spanish architectural design and modern na rin po yung pagkakagawa. As you notice, napakaganda at napakaaliwalas po ng kanyang facade. Makikita natin, there are wall tile cladding. Kung makikita sa kanila pong harap, meron po mga horizontal lining, mga wall laminated tiles na ginamit po para makadagdag po ng aesthetics. Ang kagandahan po sa mga wall tile cladding na ganyan is yung maintenance. Alam naman po natin, kapag paint po ang ginagamit po natin for the exterior paint ng wall, over time, mag-aano po ito, deteriorate. So, kailangan po semi-annually or annually, nag-update po tayo ng pintura. Pero kapag mga wall tile cladding, ang kagandahan po ng mga ganyan, less maintenance po siya. Anyway, let's talk about the details of the unit. As you can see, dito muna po tayo sa setback niya sa frontage. Meron po siyang estimated na nasa more than 3 meter setback space dito sa harap, where you can use this to set up as your pocket garden. As you notice po, yan, for ano lang po ito, sample design lang po since this is just a model unit. And dito po, as we move forward, kitang-kita po natin yung kanila pong porch. So mahalawak po yung kanilang porch up to the edge of that house hanggang dito sa kanila pong carport. Elevated yung kanyang doorstep, proceeding dito sa kanila pong main door. Pero bago tayo pumasok sa loob, check muna po natin yung mga exterior details. And then let's proceed dito po sa kanila pong carport. Ito pong carport po nila, one carport lang po talaga siya. Kasyang-kasya po dito yung mga naglalaki ang sasakyan, kagaya po ng Fortuner, mga pickup truck. Ayan po, hindi lang po yung sedan or mga hatchback car. Kasyang-kasya, floor to ceiling, estimated mga nasa 9 feet po siya. With roof cover na rin po siya. Ayan po, makikita naman po natin dito, yung kanila pong roof cover po dito,
ano po siya, mga usually gamit po dyan, mga gypsum board. Then dito naman po, metal deck po, which serves as the flooring ng mga rooms natin sa taas. And then of course, we have two electrical outlet here na available. Just in case lang na kayo po ay magka-car wash, you have the pressure washer, and po pwede nyo siyang i-connect po dito. Tapos malilinis nyo na po yung sasakyan po ninyo. And then, makikita naman natin yung property lane natin. So, paved na po pala yung ating carport. Ayan, makikita po kung saan yung hangganan. All the way straight doon. Mamaya papakita po natin. So, yung estimated setback po niya sa gilid, mga nasa almost 2 meters na rin po. Ayan po. This is a steel door na rin po. Flush door po siya. Elevated yung kanyang doorstep, connected dito sa ating service area na makikita po natin later. So, gaya po ng pagkakabanggit ko, yun po yung property line po natin. All the way, yan. Kusan, ito po yung palatandaan po natin dyan. Almost 2 meters na rin po yung setback sa likod where you can use this as a dirty kitchen or service area. Nasa inyo kung anong gusto nyong gawing extension po dito. And then, let's proceed here. Ayan. We have the lanai here. This is a two-panel sliding glass door connected dito sa ating lanai. Elevated yung ating doorstep kung saan meron na po naka-install na tiles. Makikita po natin dito, ito po yung connection po dito sa ating exhaust ng rain shoe na meron pong turnover po dito. Tapos, proceed pa po tayo dito para malaman po natin kung ano pa po yung measurement ng setback dito sa Mira, dito sa other side, ito po siya. Halos pareho po sila ng setback space dun sa other side. Ayan po. Mga nasa estimated 1.5 meter setback. All the way straight po dun sa ating pinaka-fasad. Tapos may mga abang for electrical outlet. Just in case you want to add more extension for the electrical outlet, ayan po, may mga nakaabang na. Tapos makikita po natin yung mga window which we will explain pagpasok po natin dun sa interior. Ayan, nakikita po natin dito, beam po nila, mayroon po siyang konting diagonal na plastering or yes, slant plus plastering para makita po natin kung saan po yung hangganan ng first floor, second floor. Okay? Balik po tayo dito sa harap. So, nalibot po natin yung paligid. Makikita po natin yung ating balcony. Same po siya nung ating porch, although mas mahaba po yung kanya pong tinahak. Mula dun sa edge po ng bahay natin, diretso po dito sa halfway po ng ating roof carport. Yan, meron po siyang steel railing. Pagkatapos meron po siyang 3 square, parang design na rin po yan dito sa ating pinaka-balcony. And then, pasok po tayo sa loob. But before I proceed on the interior space, ito po yung ating main door. This steel door po siya, tapos steel door jamb na rin po yung gamit. Tara po, pasok tayo. Okay. Now na nandito na po tayo sa loob po ng Mira model unit. Same as usual dun sa mga previous model unit na ating mga pinupuntahan. So open concept space din po siya. Napakaganda talaga kapag open concept space. Pag walang masyadong partition, ma-appreciate po yung every detail of the model unit. Sabi ko nga po, dressed up model unit lamang po ito. Kaya lahat po na makikita natin ng mga furnitures and fixtures po or mga ano po dito, sofa, are just sample interior design para po ma-appreciate po natin kung ano itsura ng bahay kapag ito po ay naka-interior. Anyway, as you notice po, we have our formal living area here. Ito po, kapansin-pansin, this is a 3-seater sofa and we have another 2-seater sofa here. Hindi siya nakasagad dito sa kanila pong pinaka-wall. Meron siyang space po dito. Pero kayo, syempre, of course, pwede nyo isagad yan. Possible dahil po sa curtain. Ayan. And then we have another space here for the side table. Ito po. Dito ginamit nila round table po siya. And then, yung ating height floor to ceiling, estimated mga nasa 10 feet po siya. Yung ating ceiling po dito na ginamit po dito, metal deck po siya with concrete slabbing. So, concrete po yung ating second floor. Tapos, yung ating mga windows, dito muna po sa harap, this is a two-panel sliding glass window with sliding screen na rin po siya. And then,
Dito naman po sa dalawang ito, itong tinuturo ko po, these are two vertical glass tilt and turn window. Mapakita ko po sa inyo. Ayan. So, tilt and turn po siya. Tingnan natin. Push lang natin dito. Ayan, mag-o-open na po yung ating tilt screen. And then, we have here the three-panel glass tilt and turn window. Ayan po siya. Tapos, pwede nyo siyang i-close dito para at least may air pa rin na papasok. And then, hindi po papasok yung insekto. So, close natin. Ayan. So, dalawa po yan dito sa side. And then, let's proceed naman po dito sa dining area. So, this is the formal dining area. As you can see, this is a six-seater dining table connected dito sa ating lanay. Sabi ko nga po, yung ginamit po nila dito is a sliding glass door. Then dito sa area na to, ayan, two-panel sliding glass window siya with screen na rin po. Ayan. So at least yung air, mag-flow po siya dito sa loob. And then, as we proceed here on this area, so this will be your main kitchen kung saan dito nyo po gagawin lahat ng pagluluto. Ito po yung ating kitchen countertop. Meron po siya naka-install na 60 by 60 centimeter tiles. Pagkatapos, meron na rin pong turnover na 2-burner range hood with exhaust. Ayan po, connected na po yan. Kasama po sa turnover po ito. We have attached cabinet here, shelves. Ayan, 4 layers po yan. So, pwede nyo pong ilagay yung mga kitchen wares niyo po dito. And then, another cabinet here. O kung saan sa loob po neto, nandito po yung main switch breaker. Ito po siya. Ayan. We have side niches here. Patungan pa po ng another kitchen wares. Tapos, meron pong 2 electrical outlet here. Para kapag naglagay ka ng oven dyan, meron siyang connection dito. And then, meron po siyang turnover na double stainless steel sink at saka faucet. Ayan, na-adjust po yan. Kahit saan nyo po pwedeng gamitin po yan. And then, on this area naman po, we have our kitchen pantry here. Ayan, pwede nyo pong ilagay po dyan yung mga kitchenware nyo, mga ingredients sa pagluluto. You have a turnover na. Nagsaserve na rin siya as the partition. Okay. And then, let's proceed in this area. So, meron na rin po tayong turnover na service area. So, this is the laundry countertop with stainless steel sink. Tapos, faucet at saka electrical outlet here. Tapos, makikita po natin dito, meron tayong drain dito para pag kayo po ay naglaba, yan, dito lang po siya i-drain. Then, another electrical outlet here kapag maglalagay ka ng washing machine po dyan. Tapos, ito po yung ating switches. Okay. Tapos, ito po yung kaninang pinakita po natin na access dito sa labas. Para kapag halimbawa, ikaw ay tapos na maglaba, magsasampay ka, ayan po, you have a direct access outside. Meron rin siyang available na 2-panel sliding glass window, saka screen. Ayan. And then, let's go back. By the way, itong turnover po natin, hindi po kasama itong drop lights. Nasa inyo na po kapag gusto nyo pong palagyan. Okay. Dito naman po tayo sa area na to. As you notice, dito sa ating staircase, ayan po, may cabinet po dito sa baba. May storage po dyan where you can keep yung mga broomstick, mga cleaning tools dito sa loob, or yung mga shoes dito po yan. Pwede po yan dito. So, dalawa yan. Pati po ito. Ayan. Tapos may mga hinges po siya dito, hydraulic hinges. Ayan. And then, so ito po yung partition po natin. We have a side niches here where you can display your picture, family picture, mga plants, which adds additional aesthetics dito sa interior space. And then we have our common toilet and bathroom here. Ayan. So wood flush door po siya. And then, steel door jamb yung gamit. We have a wall mount lavatory, water closet, soap holder, we have a faucet, tsaka shower here. Tapos, tissue holder.
Tapos, ito po, slight na yung elevation niya. Ito, elevated tong area na to. Ito, pababa po siya. We have our drain here. Tapos, itong area lamang po ito yung naka-tiles. Siyempre, of course, kapag ikaw po yung maliligo, hindi naman kailangan sa part ng toilet pa lagyan ng tiles. Halfway lang din naman po siya. Height floor to ceiling, mga nasa 9 feet po. We have a awning type window which serves as air vents here. Ayan. Wala pong electrical outlet dito sa loob. We have only switch here. Sa loob po siya. Okay. So, this is the details we have in this ground floor. And now, let's talk about the staircase. So, itong staircase po nila, this is a half-face staircase. Yung kanila pong handrail, wood handrail po siya with steel railing. Ito po mga stair threads natin, these are wood, hindi po siya concrete. Tapos meron tayong switch dito. Ang purpose ng switch po dito, alam naman po natin na meron tayong ilaw dito sa mismong stairs. So halimbawa, ayaw nyo munang patayin po yung ilaw sa taas. Pagbaba nyo, dun siya pwedeng patayin. Ayan. So dalawa po yan, dalawang switch connected dito sa ating ilaw. Okay, so akyat po tayo. Okay, as we go upstairs, dito naman po tayo sa details ng second floor. So yung ginamit po nilang tiles po dito, vinyl tiles po siya. Nakalimutan kong sabihin po na yung ating first floor, ang tiles na ginamit po doon are porcelain 60 by 60 centimeter tiles. Dito naman po, vinyl tiles. As you notice po, we have available space here which will serve as your family area. Ayan po. Tapos dito naman po, meron tayong available na tilt and turn glass window. Kagaya po ng mga anong window na ginamit po dun sa ground floor. The difference here, mas malaki po siya. Kagaya po ng ginawa natin, push lang natin dito. Ayan, mag-open na siya. So, screen po ito. And then, ayan, open lang po natin. So, ang sarap sa pakiramdam ng hangin. Ayan, close natin. So, dalawa po yung tilt and turn glass window natin dito. And then here, since hindi na po siya abot ng tao, ng kamay, fixed window na lang po yan, which gives natural light. Kailangan po natin kasi yung mga window na yan dahil hindi kailangan po naka-open palagi po yung mga ilaw natin para naman makasave din po tayo ng electricity. Then, on this area naman po, yan, meron tayong available na 2-panel sliding glass window with screen. Okay, tapos dito po, below the window, meron tayong available na 2 electrical outlet here. Then another electrical outlet dito. Tapos meron pang abang. Just in case na gusto nyo magdagdag ng another electrical outlet. Okay? Ito po yung tinutukoy ko sa inyo na switches natin dito. Switch natin dito sa ating family area. Tapos meron pa siyang switch na connected dito po. Yung kanina pong pinakita po natin. And now, bago tayo mag-proceed sa mga bedroom, ito naman po tayo dito sa common toilet and bathroom dito sa second floor. Same features. So, wood flush door po siya with soap holder here, wall mount lavatory, tsaka water closet here. The difference is dito po kasi hindi siya elevated. So, same level lang po siya. Nagkaroon lang ng partition po dito para kapag naligo yung homeowner, hindi tutpod na yung tubig dito sa toilet area. Dalawa yung drain natin dito, isa dito at saka isa po dito. Halfway po yung tiles na ginamit, soap holder, faucet, tsaka shower. Awning type window which serves as air vents na rin. Dito pala, sorry, hindi ko lang na, I'm not sure kung nabanggit ko na, hindi siya wall mount lavatory, pedestal lavatory po siya. And then we have switch here. Okay. So, let's now move on the first bedroom. So, this is the bedroom number one. It is a panel door. Yung ginamit po dito, wood panel door. And then, dito po, ang masasabi ko, kasyang-kasya po dito yung double size bed frame. Ayan po. Kasi kapag gumanyan po ako, hindi mo madetermine kung double size po siya. So, dalawang tao yung yung pwedeng humiga sa kama kapag double size bed frame. Yung height floor to ceiling, 8 feet po siya. Tapos, meron po tayong isang 2-panel sliding glass window. Meron pong abang na electrical outlet here for the air conditioning. Tapos, we have two electrical outlet here. Dito lang po sa area na to. Check natin kung meron dito.
Okay, so dalawa pala siya. Isa doon at saka dito sa baba po ng window. Okay. So, proceed naman po tayo sa bedroom number 2. So, this is the bedroom number 2. Ang masasabi ko lamang po dito, mas malaki ang space ng bedroom number 2 kumpara sa bedroom number 1. Although, ang ginamit po nila dito is a single size bed frame. Kaya pa po dito, ayan, yung double size bed frame po siya dito. Or queen size. Tapos, mayroon pa tayong available space po dito. Approximately, mga nasa 24 inches po. Then, in this side po, single size bed frame ang ginamit po nila, meron pa tayong 2 meter setback space. We have 2 electrical outlet here. Of course, lagi naman pong nakaabang po mga 2 electrical outlet. So, all in all, 4 outlets po siya. 1, 2, 3, and 4. Tapos dito po, 2 panel sliding glass window over there, tsaka dito. And then we have na nakaabang po na electrical outlet. Okay? And now let's proceed dito sa master's bedroom. Of course, lagi ko po sinasabi na ang master's bedroom, sila po yung may pinakamaraming privileges when it comes sa turnover po ng bahay. So ito po yung ating master's bedroom. As you notice, gamit po nila dito is a queen size bed frame. But you still have space here, mga nasa approximately 20 inches pa, where you can put a side table here. Kita nyo naman po, indoor lamps. Then another space here, ito po. 1 meter space. So may side table po siya. May turnover po siya na cabinet. This is ano po dito. Built-in cabinet po siya. Where you can hang your clothes. Mga nakatuping damit. May mga drawer pa. Tapos mga shelves. And even here. So floor to ceiling natin yung ating built-in cabinet. Pagkatapos, kagaya po ng window that we have on the ground floor, meron din po tayong tilt and turn window here. Ayan, hindi ko nabubuksan kasi alam na po natin yan. Magkabila po yan. O, ito po. So, dalawang tilt and turn window. And pagdating naman po dito, two panel sliding glass window na po siya. Yung height floor to ceiling, 8 feet po yan. And then, let's proceed dito po sa ating ensuite toilet and bathroom. Okay, so wood flush door with doorknob. Pagkatapos, we have a tissue holder here, pedestal, lavatory, water closet. Same level lang po siya ng flooring. Ang napansin ko dito sa ensuite toilet and bathroom niya, mas malawak po ito. Pagkatapos, we have soap holder here. Ah, okay. Ito nga, mas ano po ito, iba yung features that we have in the ensuite toilet and bathroom. Floor to ceiling yung tiles niya. Tapos may mga checkered wall tile accent here. Kaya hindi boring yung design. Pagkatapos, dito po, meron pong abang na electrical outlet just in case that you want to install a water heater. Ayan po. Then we have awning type window here. We have 2 available drains. Ayan. So marami siyang ino-offer na features. Tsaka medyo spacious yung toilet and bathroom natin dito. Okay. And now, so, proceed naman po tayo dito sa kanila pong access sa balcony. So, we have 2 panel sliding glass door here. May screen na rin po iyan. So, puntahan natin yung ating balcony. Okay, so dito naman po tayo sa balcony. So, ang master's bedroom lamang po ang merong access dito sa kanila pong balcony. Malawak yung kanila pong balcony. As you can see, meron po siyang steel railing. Although nabanggit na rin naman po natin to kanina sa ating introduction, meron po siyang mga squares po dito. Yan, design po iyan. And then, may mga pebbles po yung kanila pong flooring na naka-install. So matte finish po siya. Tapos may mga tiles dito which gives accent. There are 2 available na drains here. One over here in front of the sliding glass door and another drain here. Ayan. So yung setback na meron tayo dito, nasa 1.5 meter setback space sa area na to. Pero in this area naman po, nasa 1 meter space na lamang po siya. Ayan. So ang kagandahan po dito, lagi naman natin sinasabi na perfect po yung may balcony. Of course, gusto nyo pong mag-unwind. So perfect dito kayo sa balcony. Check nyo po yung mga
tanawin po sa labas, kagaya po ng nakikita po natin, tamang-tama, ito po makikita po natin, meron po tayong basketball court here. Doon naman po sa tinuturo kong yon, kung saan may maraming mga construction worker, yan po ang magiging gym. Meron pong gym po dyan. Yun naman po yung ating swimming pool. And then, the clubhouse. So, yan po yung mga amenities na meron po tayo dito. So, hindi ko naman measure yung ating haba, pero siguro mga nasa ano po ito, yung mga nasa, I think, 12 meters. Empirical measurement lamang po yun. Yung haba po na nabanggit ko, maaaring mali ako sa nasabi ko, sapagkat hindi ko naman talaga nasukat, kundi tinantya ko lang base sa aking experience. Tapos, meron tayong mga eaves roofing here. Hindi siya all the way straight dito sa ating pinaka balcony, baluster. Ayan po siya. Roof eaves. Yan. So, na-explain na po natin at na-discuss yung mga interior and exterior details ng Mira Model Unit. Now, let's go back sa pasad ng model unit na ito. So now that we have discussed the details of Mira Model Unit, so makita naman po natin yung mga advantage at nabanggit ko na rin po kanina yung mga amenities na available dito na pwede nating enjoy as a homeowner. Perfect po ito para sa mga naghahanap po ng house and lot here in Angeles City. Babanggitin ko na lamang po yung advantage ng project na ito. Located po tayo near Marquee Mall at NLEX Angeles Exit. Perfect world kapag walang masyadong traffic po. 6 minutes drive lamang po mula dito sa Barangay Sapalibutad, papunta po sa Angeles Exit. Malapit po tayo sa Angeles City Market, ganun na rin po sa SM Clark. So marami po siyang advantage at alam naman po natin na ang Angeles City area is a business center. So if may mga details pa ho ako na hindi nabanggit sa videos na ito, please don't hesitate to comment on our comment section. At if gusto niyo naman po na mag site viewing, tripping dito sa Solana Zaragoza, we have our contact details provided sa aming description box. So we have our WhatsApp, Viber, email address, Facebook page, at yung aming mga mobile numbers. So maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. At continue lamang po sa amin, sa pag-support sa amin. My name is John Kevin Paunel. If hindi ka pa nakasubscribe, please click that subscribe button and click that notification bell para ma-update kayo palagi sa aming mga videos. Maraming salamat and God bless!